Kasama ko naman po ngayon si Mr. Sean Paolo de Guzman. Ang kanyang inireklamo, si Mrs. Magandang tanghali po sa inyo, Sean. Hello, sir. Po. Nurse po kayo? Hindi po. Yung lalaki po. Ako po, home-based po. Sa bahay nagtatrabaho. Yung nurse, yung lalaki. Yung lalaki ni Mrs.? Ng asa ko, opo. Si Mrs. ano pong trabaho? Pharmacist po. Ngayon, iniwan ka ni Mrs., pinagpalit ka dito sa katrabaho niyang nurse. Opo. May anak po kayo ni Mrs.? Meron po, isa po anak namin. Dito sa sinamahan niya, may anak sila ngayon? Wala po, pero kasal din po yung lalaki. Kasal din lalaki? Opo, tsaka may anak din. At nasabi niyo sa aming research, meron ng dalawang anak si Mrs. bago kay kinasal, pero okay sa yon. Opo, wala pong problema sa akin. Walang problema, kaya lang, ito na yung pinakamasakit na ginawa sa'yo. Mm-hmm. Tinanggap mo na nga siya. Opo. Doon sa pagkakaroon ng dalawang anak, sabi niyo. Opo. Tapos niloko ka pa. Opo. Paano niyo po naman nalaman na si Mrs. ay nanloko? Anong ebidensya meron kayo, sir? Yung mga pag-uusap nila sa social media, yung mga Instagram, ganyan, pati sa Viber, doon po kasi sila nag-uusap. Kasi nung una, kinukutuban lang po ako eh. Parang nararamdaman ko lang kung bakit ganitong oras na siya umuwi. Papaalam siya, lalabas lang daw siya kasama kaibigan. Tapos nung una, hindi ko makita eh kung paano sila nag-uusap. Tapos nahuli ko isang beses na nag-uusap nga sila sa Viber. Ang sinabi niya sa akin, Medrep yung kausap niya. So naniwala ako kasi tumatawa-tawa lang siya. Niningitian niya lang ako. Tapos hanggang sa isang araw, pag-uwi ko ng bahay, tulog na tulog siya. Tapos nakalock yung phone niya, pero tumutunog, parang may nagme-message. So, tinry kong buksan gamit yung fingerprint niya kasi hindi ko mabuksan, nakalock eh. Paano nyo nagamit yun? Kasi tulog po siya. So, dinikit ko yung thumb niya doon sa cellphone niya. Okay din na. Okay din ang discarte mo. So, okay. Yun. Tapos doon ko po nalaman. Nabuksan mo dahil nabuksan ko po. Buti din niya naramdaman na yung kanyang daliri pala, pinadidiin mo na doon sa cellphone niya. Oo, pinadidiin ko na sa cellphone niya. Tapos, okay. Yung sinabi niya kasing yung lalaki na huwag ko pagselosan, sabi niya sa akin na nandidiri daw siya doon. Kasi ang laki nga ng katawan eh. Huwag daw pagselosan kasi? Mm-hmm. Kasi, yun nga, pangit daw, ganun, daming tato. Ayan, si lalaki. Opo. Ano ito, basketball player? Ako, kalaro ko po sa basketball. So, ano po nakita nyo doon sa ano? Nung ginamit mo yung kanyang fingerprint at nagbukas yung cellphone niya? Sa usapan na parang sinasabi ng lalaki na nagdududa na rin daw yung asawa niya. Bakit ganitong oras na siya umuwi, ganun. Okay. Tapos, hanggang sa may iba pa akong sumunod na nakita na parang lumalabas na nga sila. May nangyayari na, ganun. Anong pangalan po nitong si lalaki muna? Michelangelo Cebuche po. Matapang nga, malakas loob pa. Sige. Tapos si Mrs.? Charlene Ray de Guzman. Pero gigante kasi yung... Charlene Ray de Guzman. Pero ginagamit niya gigante. Apo. Saan po silang katrabaho? Sa Mission Hospital po. Sa Pasig de Castro po. Hindi pa alam ng Mrs. ni Michael na... Ay, alam na po. Alam na po sobra. Pero para kasi ang gusto niya, maayos sila ni Mike. Naayos sila noon, nagkaayos sila. Pero nagkausap-usap po silang lahat. Tatlo, ako lang yung hindi kasama. Ba't di ka sinama? Yun nga po nakagulat kasi hindi ako sinama doon na nag-uusap-usap na pala sila. Nangako sila na hindi na sila magkakaroon ng communication ni Charlene. Pero pinagpatuloy pa rin nila eh. So nakikita ko kasi may mga ebidensya ako. Hanggang sa dumating yung point, kasi na napuno na ako. Kasi na po sila eh, parang magsasama na, magrenta na sila ng kondo. Ganun. Ngayon, magkasama ba sila ngayon? Hindi ko po alam. Ilang araw o linggo na hindi kayo nakikita ni Mrs.? Simula po nung after ng birthday ng anak namin, October 23 po. October, hindi na po kami nakikita. Mag-December na bukas. Apo. So, mahigit isang buwan na. Apo, isang buwan na po. Hindi na umuwi si Mrs.? Ako po, hindi na po umuwi. Ako po yung umalis sa bahay nila. Ikaw umalis. Apo. So, si Mrs. doon sa bahay niya nakatira. Ganun po. Kanina po namin, tinetext si Mrs., hindi niya kami sinasagot at tinatabla niya po yung mga tawag namin. Mm-hmm. So, ibig sabihin, siya po ngayon ay nanonood. Okay po. Nakamonitor po siya sa atin. Okay po. Baka gusto niyo po magpanawagan sa kanya. Tsa, total, nandito na rin naman na tayo sa kahihiyan. Hindi ko naman ginusto to para pahiyain ka. Gusto ko lang kasi paramdam sa'yo yung realidad na mali yung ginagawa mo. Kasi total, nangako tayo sa Diyos, di ba, na tayo magkasama sa hirap at ginawa. Dapat harapin mo rin to. Kumbaga parang harapin mo yung itong problema na pinasok nyo. Pati yung si Michael, kasi walang patutunguhan to eh. Tsaka mali yung mga susunod na mangyayari sa inyo pagkaano. Alam na ho ba sa work nila na... Siguro ngayon, alam na po. Okay. Baka ngayon, nalalaman na. Nanunod po sila, siguro silang dalawa ngayon. Gusto magpanawagan kay Mike, naka-basketball mo? Ito sir, kasi lagi ako nitong inahamon. Sige po sir. Binabantaan ako na parang magkita kami sa ganitong lugar, tapos magsuntukan kami. Siya pa yung malakas loob na akala mo siya yung asawa. Kaya, siya na yung gumagawa ng kalokohan, siya pa yung matapang. Siya pa yung matapang. Na may mga voice record po ko eh. So binubuli ka nito palagi? Opo, malakas loob, matapang. O yan, Sir Michael. Hindi maganda pakinggan na ikaw na ngayon gumawa ng kabalasubasan
ikaw pa yung nambubuli. Anyway, sir, kung meron ka mga ebidensya na talagang nagsasama na itong si Charlene at saka itong si Michael, pwede ho natin sampa ng kaso. Siguro. Matutulungan namin kayo. Sige po. I'm sure, nanonood sila, napakinggan nila at napanood nila yung iyo pong mensahe. Okay? Okay po. Anyway, bukas po yung tanggapan namin para kay Charlene Ray Gigante at Michael Angelo Acebuche ng Mission Hospital para magbigay ng kanilang panig kung kinakailangan. Pwede tayong kumonsulta, maliban na lamang kung meron doon sa text messages na nag-aamin sila na sila ay meron ginagawang kalokohan, meron ba ganun sa mga text? Meron po. So, pwede natin ipa-review sa mga abogado yon para maisampa ng kaso. Ngayon lang din po tulong paano po yung sa custody kasi nung anak namin. Kasi parang gusto ko, kumbaga sa amin lumaki yung bata. Kumbaga parang sila yung manghihiram. In this case, although meron tayong sinasabing below 7 years old, dapat sa nanay. This will be the exception to the rule dahil nagloko si babae. Okay. So, di namin siya tutulungan na makuha yung baby mo punta sa kanya. Bagkos, babalik tayo natin. Kami ang gagawa ng paraan na makuha mo yung baby. Okay po. Okay? Mapapasaya yun. Thank you po. Okay, sisiguraduhin ko sa'yo, hindi mapunta sa kanya.